الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله تبارك وتعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالجنان والنجاة من النيران، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagpupugay ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala iniaalay natin ang ating pagdarasal. Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala humihingi tayo ng tulong. Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala tayo nagpapakupkup mula sa kasamaan ng ating mga sarili at mula sa kasamaan na maaaring idulot ng ating mga kasalanan. Tunay na sino mang gabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Islam at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay walang sino man na makapagliligaw sa kanya. At sino mang hayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na maligaw sapagkat ayaw niya ng patnubay, walang sino man na makapaggagabay sa kanya. Mga kapatid sa Islam, tayo'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tayo rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Ang shahada, na sa pamamagitan ng shahada na ito ay hinahangad natin ang tagumpay sa pagkamit natin ng paraiso. At ang shahada rin na ito, sa pamamagitan nito hinahangad natin ang kaligtasan mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Mga kapatid sa Islam, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. O kayong mga nananampalataya, o kayong mga nagsasambit ng shahada, o kayong mga nag-aangkin ng paniniwala kay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, katakutan niyo si Allah ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na datnan kayo ng kamatayan na wala sa pananampalatayang Islam. Isang talata na nagpapaalala sa atin na dapat ang gawin natin tunay at tamang pagkatakot. Tunay at tamang pagkatakot na magdudulot ng ating mga sarili, mga kapatid sa Islam, na habang naririnig natin ang khutba sa araw na ito, ay ilalaan natin ang ating pandinig at ating mga puso. Mga kapatid sa Islam, alam ba natin na ang ginagawa nating ibada sa araw na ito, sa umaga na ito, ang sala na ating ginawa at ang khutba na nagaganap ngayon, ang pakikinig ninyo ng aral at ng mga talata ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ba natin na ang ginagawa natin sa mga oras na ito ay higit pa kaysa sa jihad fi sabilillah? Alam ba natin na yung pag-upo natin at pakikinig lamang sa khutba, nagkakaroon tayo ng reward na higit pa sa ginagawa ng isang mujahid na tinataya ang kanyang buhay at kanyang kayamanan sa labanan? At anong dalil, anong patunay natin mga kapatid sa Islam,
Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala nang iba pang mga araw na kung saan magiging kahigit-higit na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ang paggawa ng kabutihan kaysa sa mga araw na ito. Ya'ani ayyamul ashr." At ang tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang 10 araw ng buwan ng Dhulhijjah. At ang araw na ito, ayaw ng araw ng Eidul Adha, ikasampung araw na nangangahulugan. Napapaloob pa ito sa mga araw na kapag gumawa ka ng isang gawain, higit na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nagtanong ang mga sahaba, radiyallahu anhum, "Qalu ya Rasulallah, walal jihadu fi sabilillah." Ya Rasulallah, kahit pa ba ang jihad na gagawin sa ibang araw, mas mataas pa rin ba ang ibada na gagawin sa unang 10 araw ng Dhulhijjah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Kahit pa jihad fi sabilillah. Kahit pa jihad fi sabilillah. Mas mataas ang ginagawa mong ibada, zikir, salah, pag-aaral ng Islam sa unang 10 araw ng Dhulhijjah, mas mataas ito kaysa sa jihad fi sabilillah na gagawin sa ibang mga araw. Subalit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji min dhalika bi shay." Maliban na lang sa isang tao na nag-jihad gamit ang kanyang kayamanan at gamit ng kanyang kaluluwa at hindi na siya nakabalik pa. Yun ay mas mataas. Subalit mga kapatid sa Islam, hindi ba't para sa atin na samantalahin dapat natin ang mga araw na ito para makinig ng khutbah, para makinig ng paalala at magtamo ng higit na gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr min Dhulhijjah." Ang pinakamaiinam na mga araw dito sa dunya, dito sa dunya, dito sa dunya, ang pinakamaiinam na araw dito sa dunya ay ang unang 10 araw ng Dhulhijjah. Ang pinakamainam na araw na pwede kang gumawa ng ibada, na pwede kang mabuhay, na pwede mong masaksihan, unang 10 araw ng Dhulhijjah. Kaya dapat sinasamantala natin ito mga kapatid sa Islam. Unang 10 araw ng Dhulhijjah, ano nga bang nalalaman natin sa unang 10 araw ng Dhulhijjah? Karamihan siguro sa atin, inaakala na ang unang 10 araw ng Dhulhijjah ay para lamang sa mga tao na naglakbay patungo sa Hajj. Tayo'y nagkakamali. Bagkus ang unang 10 araw ng Dhulhijjah ay mabiyaya para sa mga taong nag-hajj at para sa mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapag-hajj. Sinasabi ng mga ulama, kabilang sa kahigitan ng unang 10 araw ng Dhulhijjah, sinabi ni Imam Ibn Hajar al-Asqalani, ang sabi niya, rahimahullahu ta'ala, kabilang sa mga dahilan bakit mas mabiyaya ang unang 10 araw ng Dhulhijjah, dahil sa unang 10 araw na ito, maaaring magsabay-sabay ang pinakamalaking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa zikir, salah, pag-aayuno, umrah, hajj, da'wah, jihad, sa unang 10 araw na ito, maaaring magsabay-sabay ang pinakamatataas na pagsamba na ito. Mga kapatid sa Islam, ang unang 10 araw ng Dhulhijjah, kung meron mang isang tao na marapat nating tularan at gawing halimbawa sa ating mga buhay, siya si Ibrahim alayhis salam, na kung saan ang unang 10 araw ng Dhulhijjah, partikular ang mga gawain sa Hajj, ang lahat ng gawain sa Hajj ay bilang paggunita sa ginawang pagsuko, pagtalima at pagsunod ni Ibrahim alayhis salam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nga ba si Ibrahim alayhis salam? Mga kapatid ko sa Islam, sa buong mundo, mayroon tatlong pananampalataya na nag-aangkin ng ugnayan nila kay Ibrahim alayhis salam. Tatlong pananampalataya.
Una ang mga Hudyo, inaangkin nila na sila'y mula kay Ibrahim. Ikalawa ang mga Kristiyano, inaangkin din nila na sila'y mula kay Ibrahim. At ikatlo, tayong mga Muslim, inaangkin din natin na tayo ay mula sa pananampalataya ni Ibrahim alayhis salam. Subalit, sino ang nasa katotohanan? Sino ang nasa tama? Sino ang nasa tama sa pagtalakay na ito? Kung sasabihin natin bilang mga Muslim na tayo ang may higit na karapatan kay Ibrahim alayhis salam, ang malaking tanong, mga kapatid sa Islam, kilala ba natin si Ibrahim? Kilala ba natin si Ibrahim? Na kung saan ang Hajj na pinapangarap ng napakarami sa atin, ang mga gawaing pagsamba sa Hajj ay bilang paggunita sa pagsunod ni Ibrahim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا. Si Ibrahim ay hindi Hudyo at hindi rin siya Kristiyano. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Bagkus si Ibrahim ay matuwid na Muslim at hindi siya kabilang sa mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nga ba si Ibrahim? Para sundin natin at para alalahanin natin sa mga araw na ito. Mga kapatid sa Islam, Ibrahim alayhis salam, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Tinuring ni Allah subhanahu wa ta'ala na malapit na kaibigan si Ibrahim. Hindi ako, hindi kayo, hindi ang mga ama ninyo, hindi ang mga ninuno natin. Ang tinuring na malapit na kaibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa sangkatauhan, si Ibrahim alayhis salam. Bakit? Bakit, mga kapatid sa Islam? Sa sabi ng mga ulama, si Ibrahim alayhis salam, sa napakaraming tagpo sa kanyang buhay, si Ibrahim ay nagpamalas ng kakaiba at kamanghamanghang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mula pagkabata, nang siya'y bata pa lamang, habang ang kanyang ama na si Azar ay naglililok ng mga ribulto. Hindi ba? Alam natin at dapat alam natin ang storya ni Ibrahim na kung saan si Azar, ang kanyang ama, ay pinag-uutusan siya na magtinda ng mga ribulto na gawa niya. Subalit si Ibrahim alayhis salam ay hindi pabor sa ganitong gawain at bata pa lang si Ibrahim ay meron ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakaraming pagkakataon si Ibrahim, nananalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin nawa ni Allah ang kanyang magulang. Subalit, paano nga ba sumunod si Ibrahim? Mga kapatid sa Islam, baka kapag tinalakay natin ang mga buhay ni Ibrahim alayhis salam, sabihin natin sa ating mga sarili, hindi tayo nakakaugnay kasi propeta siya, yung anak niyang si Ismail, inutos sa kanya, nakatayin niya at hindi tayo makaugnay. Mga kapatid sa Islam, huwag tayong pumunta doon halimbawa. Pumunta lang tayo sandali sa pagkatao ni Ibrahim bilang anak. Doon muna tayo sa bilang anak. Ibrahim alayhis salam. Si Ibrahim alayhis salam nagturo sa atin sa Quran ng napakagandang panganalangin na dapat binabanggit at sinasambit din ng mga anak para sa kanilang mga magulang. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ang sabi ni Ibrahim, Panginoon ko, patawarin niyo po ako at ang aking mga magulang at ang mga nananampalataya sa araw ng paghuhukom. Ibrahim alayhis salam, bilang anak, ikumpara natin ang Muslim sa panahon natin ngayon. Para iugnay natin ang aral ni Ibrahim sa ating panahon. Mga kapatid sa Islam, kailan tayo nanalangin para sa ating mga magulang? Kailan tayo nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala nang may kadalisayan ng layunin? Nananalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na, Ya Allah, patawarin niyo po ang aking mga magulang. O kung hindi pa sila Muslim, Ya Allah, gabayan niyo po ang aking mga magulang. O kung hindi pa sila nagsasabuhay ng Islam, Ya Allah, gabayan niyo po ang aking mga magulang sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilan sa atin? Sino sa atin? Kailan, paano at saan tayo nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa kapakanan ng ating mga magulang? Unang panalangin ni Ibrahim,
para sa kanyang magulang. Napatawarin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga magulang. Subalit, alam natin ang ama ni Ibrahim alayhis salam ay mushrik, kafir. At alam natin ang isang Muslim ay hindi maaaring manalangin ng kapatawaran para sa taong hindi nananampalataya. Hindi ka maaaring manalangin sa taong kafir o para sa taong mushrik na ya Allah patawarin niyo siya. Hindi. Bawal. Haram. Sapagkat binawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at sa mga propeta. Subalit nung binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang talata na nagbabawal manalangin para sa taong hindi nananampalataya, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang naging malinaw kay Ibrahim na ang kanyang ama ay hindi nananampalataya at kalaban ni Allah, ay tinigil ni Ibrahim ang pananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ginawa niyang inosente ang kanyang sarili mula sa gawain ng kanyang ama. Hindi siya nakisali, hindi niya kinonsente ang kanyang ama na gumagawa ng kasamaan. Katibayan nito mga kapatid sa Islam, na ang ating mga magulang, karapat-dapat silang sundin, hanggat ang kanilang mga pag-uutos ay naaayon din sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung mayroong pagkakataon na ang ating mga magulang ay susuway sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, marapat para sa atin na ipaliwanag sa kanila na hindi tayo pwedeng sumunod sa kanila sa mga ganitong uri ng pag-uutos. Kasunod, mga kapatid sa Islam, si Ibrahim alayhis salam nagturo din sa atin kung paano tayo dapat makitungo sa ating mga pamilya. Si Ibrahim alayhis salam, tinuruan tayo mga Muslim kung paano tayo dapat magkaroon ng malasakit sa ating mga pamilya. Paano mga kapatid sa Islam? Paano natin malalaman ang tinuro sa atin ni Ibrahim kung habang nakukutba sa araw ng Idul Adha ay nagdadaldalan tayo at hindi nakikinig sa khutba? Paano natin malalaman ang magandang halimbawa ni Ibrahim alayhis salam ng malasakit sa kanyang pamilya kung habang minsanan na lang tayo magtipon-tipon para sa Idul Adha ay hindi pa natin magawang makinig sa khutba? Paano? Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagutos kay Ibrahim na ang kanyang asawang si Hajar at ang kanyang anak na si Ismail ay iwanan niya sa disyerto na walang tanim, walang inumin. At dahil sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinunod ni Ibrahim. At dahil sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya kinispin si Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, walang tubig doon. Ya Allah, disyerto doon. Ya Allah, mamamatay ang pamilya ko doon. Hindi ganun si Ibrahim. Hindi katulad ng Muslim ngayon. Na kapag merong inutos si Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Ya Ustad, Sheikh, Imam, paano po? Kasi ganito, kasi ganyan. Hindi ba't ganun ang Muslim kung magdahilan? Sa harap ng mga pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Ibrahim alayhis salam, nang inutosan ni Allah subhanahu wa ta'ala na iwanan ang kanyang asawang si Hajar at ang kanyang nag-iisang anak sa oras na yun na si Ismail, sa disyerto, agarang sinunod ni Ibrahim alayhis salam. At sa mga oras na yaon na maghihiwalay na sila ng kanyang pamilya, si Hajar, ang kanyang asawa, tinatanong si Ibrahim, Ya Ibrahim, bakit mo kami iiwan? Bakit mo kami iiwan, Ya Ibrahim? At hindi sumasagot si Ibrahim. Ayaw niyang masaktan ng kanyang asawa. Ayaw niyang masaktan ng kanyang asawa, ang kanyang damdamin. Subalit nang tinanong ng kanyang asawang si Hajar, Ya Ibrahim, utos ba ito ni Allah? Ang sabi ni Ibrahim, oo, ito'y utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Hajar, kung utos to ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kami pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aral naman para sa ating mga kababaihan na kung saan pag may inutos si Allah subhanahu wa ta'ala o mga kababaihan sa Islam at o mga kalalakihan sa Islam, pag may inutos si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka iiwan ni Allah subhanahu wa ta'ala at tutulungan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kapag nagkaroon ka ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tutulungan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala
na masolusyonan mo ang kanyang mga suliranin. Ngayon, nang iniwan ni Ibrahim si Hajar at si Ismail, anong sinabi niya? Anong panalangin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Anong panalangin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Anong una niyang malasakit para sa kanyang mga, kanyang pamilya? Pagkain, tirahan, kasuotan, hindi mga kapatid sa Islam. Pananampalataya. Iyon ang inuna ni Ibrahim. Sa Surah Ibrahim, kung babasahin natin, napakaraming panalangin na sinabi ni Ibrahim alayhi salam, ang sabi niya, Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar, inda baytikal muharram. Panginoon ko, iniwan ko po ang aking anak, ang aking pamilya, sa lugar na walang tumutubong halaman, malapit sa bahay mo, Ya Allah, sa Baytul Haram, sa Kaaba. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, para po sila'y makapagsalah. Yun ang unang malasakit ni Ibrahim. Salah. Ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana liyuqimus salah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Ya Allah, para po sila'y makapagsala, gawin yung ang puso ng ilang tao sa paligid nila ay magkaroon din ng malasakit para sa aking pamilya. Para sila'y makapagsala. Warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. At biyayaan nyo sila mula sa mga prutas, hindi para guminhawa ang kanilang buhay. Bagkus, Ya Allah, biyayaan nyo sila mula sa mga prutas, la'allahum yashkurun. Para sila'y magpasalamat din sa inyo, Ya Allah. Nakikita ba natin, mga kapatid sa Islam, kung gaano katalino si Ibrahim manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, at kung gaano kainam ang pagmamalasakit ni Ibrahim sa kanyang pamilya at hindi muna sa material na bagay. Hindi muna sa makamundong bagay. Bagkus sa pananampalataya, ito ang inuunan ni Ibrahim alayhis salam. Ngayon, mga kapatid sa Islam, sa panahon natin, sa lipunan na meron tayo, anong inuunan natin? Anong prioridad natin? Anong pangunahin natin malasakit para sa ating mga pamilya? Islam ba muna? Islam ba muna? Pananampalataya ba muna ang sinasaalang-alang natin para sa ating pamilya? O kahit bitawan nila ang kanilang pananampalataya, basta lamang kumita na sa negosyo, basta lamang makapagtapos na mataas na degree sa kolehiyo, o basta lamang meron silang mata mo na makamundong mga tagumpay, ganun ba tayo, mga kapatid sa Islam? Tingnan natin, kumuha tayo ng aral mula kay Ibrahim alayhis salam. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala inutos sa ating mga Muslim, ginawa niyang obligation sa ating mga Muslim na taon-taon pagkatapos ng Eid al-Fitr, meron tayong Eid al-Adha para alalahanin si Ibrahim, para alalahanin ang aral mula sa buhay ni Ibrahim alayhis salam. Ngayon, mga kapatid sa Islam, nagkaanak si Ibrahim kabilang sa pinakamalalaking pagsubok sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nang pinakita sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang panaginip, nakakatayin niya ang kanyang minamahal na anak na si Ismail. At alam natin, kung masipag tayo mag-aral ng Islam at hindi tayo tatamad-tamad mag-aral ng Islam, ang mga panaginip ng mga propeta, ito ay wahyu, ito ay revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panaginip lamang ng mga propeta ang revelasyon. Ang panaginip ko, panaginip mo, panaginip natin, hindi natin nasabi ko ito'y revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi maaari na ang isang tao sa atin ay gigising at sasabihin niyang na naginip ako ng ganitong ibada dapat natin gawin at maglalagay, magbabawas ng mga ibada sa ating pananampalataya. Bagkus ang meron lamang karapatan dito ang mga propeta, sapagkat sila lamang ang nakakatanggap ng revelasyon tungo sa kanila mga panaginip. Pinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim salam na kinakatay niya siya mismong kumakatay sa kanyang minamahal na anak na si Ismail. Pinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ni Ibrahim alayhis salam, Ya bunay, o aking mahal na anak Ismail, inni ara fil manam
أني أذبحك فانظر ماذا ترى. O aking mahal na anak, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking sinasakripisyo at inaalay, kinakatay. Anong sa tingin mo, o aking anak? Anong sa tingin mo, Ismail? Anong sagot ni Ismail? Anong sagot ng anak na Muslim? Anong sagot ng anak na Muslim na may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sagot ni Ismail alayhi salam? Qala ya abati, o aking ama, if'al ma tu'mar, gawin mo, tuparin mo ang ipinag-uutos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insha Allahu minas sabirin, at matatagpuan mo ko na magsasabar, magpapasensya, magtitiis mula sa hatol ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang sarap siguro kung meron tayong ganitong mga uri ng anak. Kanina, meron kang magulang. Ngayon, meron kang anak. Ang sarap siguro sa pakiramdam natin bilang mga nananampalataya, kung meron talaga tayong pananampalataya, masarap siguro na marinig natin ng ating mga anak na mas una nilang dinadaing na matugunan nila ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala kaysa ang utos mo. Ang sarap sa pakiramdam kapag ang anak mo ay mayroon takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, at kahit pa ang buhay niya, handa niyang ialay bilang pagsunod lamang sa kanyang Panginoon. Panginoon niya at Panginoon mo. Babalik na naman tayo sa panahon natin, mga kapatid sa Islam. Anong uri ng kabataan ang pinapalaki natin sa ating komunidad? Anong uri ng kabataan ang pinapalaki natin sa ating lipunan bilang mga Muslim? Mga kabataan ba na walang pakialam sa Quran? Mga kabataan ba na hindi ginagalang ang Islam at pinagbibiruan pa ang Islam? Mga kabataan ba na walang pakialam kung ang suot nila ay maikli o mahaba o lantad ng kanilang mga aura kahit walang hijab? Mga kabataan ba na patungo sa impyerno ang pinapalaki natin sa ating komunidad? O mga kabataan na katulad ni Ismail alayhi salatu wassalam? Mga kapatid sa Islam, kabilang sa mga pangunahing inaalala natin lalo sa araw na ito, nagsasakripisyo tayo, nag-aalay tayo ng kambing, tupa, kamelyo, baka bilang gunitain ang ginawang pagsunod ni Ibrahim alayhi salam sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan nang sumuko sila kay Allah subhanahu wa ta'ala at nabanggit sa Quran nang nakahanda na ang liig ni Ismail para katayin ni Ibrahim, ay mayroong narinig na tinig si Ibrahim alayhi salam, wa nadaynahu an ya Ibrahim, at may tumawag kay Ibrahim, o Ibrahim, kad saddaqta ar-ru'ya, tinupad mo na, sinunod mo na, napatunayan mo na ang pagsunod mo sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa panaginip na nakita mo. Kaya hindi na marapat na mamatay pa si Ismail bagkus sinubok lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim alayhi salam kung sino ang mas mamahalin ni Ibrahim, si Allah subhanahu wa ta'ala o ang kanyang anak. Babalik na naman tayo sa ating panahon. Mga kapatid sa Islam, sino mas higit nating minamahal? Sino mas higit nating sinusunod? Ang ating pamilya, asawa, anak, magulang, kahit pa ito'y paglabag na kay Allah subhanahu wa ta'ala, o tutulad tayo kay Ibrahim alayhi salam na patutunayan ang katapatan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na patutunayan kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang katapatan, na ang hingit niyang minamahal, ang hingit niyang susundin ay si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ang kanyang anak. Mga kapatid sa Islam, si Ibrahim alayhi salam nag-google ng kanyang buhay para maglingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinaya pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ang sundin ninyo
ay ang relihiyon ni Ibrahim alayhi salam. Ang relihiyon ni Ibrahim, ito rin ang relihiyon ni Musa, ito rin ang relihiyon ni Isa, at ito rin ang relihiyon na pinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaya ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ صَدَقَ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Sundin ninyo ang relihiyon ni Ibrahim alayhi salam, kung paano siya namuhay bilang tao, kung paano siya nagpaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang sundin ninyo mga tao. At mga kapatid sa Islam, si Ibrahim alayhi salam, kung nalalaman lamang natin, si Ibrahim ang ama ng lahat ng mga propeta na dumating pagkatapos niya. At si Ibrahim alayhi salam, siya din ay kabilang sa mga pinakamalalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. At ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa panalangin din ni Ibrahim. Nanalangin si Ibrahim alayhi salam, Ya Allah, mula sa aking mga anak, Ya Allah, ay magpadala ka ng sugo mula sa kanila na magtuturo sa kanila ng aklat at magtuturo sa kanila ng karunungan. At ganun din mismo ang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinagot ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ni Ibrahim at pinadala niya si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mula din mismo sa kanyang mga anak. At nagturo si Propeta Muhammad ng aklat ng Quran at ng hikmah. At tinatawag ng mga ulama, ang hikmah na tinutukoy dito ay ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kaya mga kapatid sa Islam, sa maikling paalala natin sa khutbah sa araw na ito, sana kumuha tayo ng aral na praktikal na maaari nating isabuhay sa ating mga sarili. Kung paano namuhay si Ibrahim bilang propeta, kung paano namuhay si Ibrahim alayhis salam bilang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano namuhay si Ibrahim alayhis salam bilang anak, bilang asawa, bilang ama, at bilang kapatid, at bilang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, nawa, ang pagdiriwang natin ng Idul Adha ay hindi lamang para makapagtipon-tipon tayo, makapagdaos ng sala, makapagdaos ng khutba, at pagkatapos ay baliwala ng mga naririnig natin paalala. Bagkus ang khutba, ay para makarinig tayo ng aral, na yung aral na yaon, hindi lang basta lalabas sa ating mga tenga. Kung talagang gusto natin, mabilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao nakakaunawa. Ikaw ba nakakaunawa? Nakakaunawa ka ba o hindi? Kung gusto mong ibilang ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nakakaunawa, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ulaika hum ulul albab. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yung mga tao nakakaunawa, ang gusto mong mabilang sa mga nakakaunawa, Alladhina yastami'una al-qawl. Sila yung mga tao nakikinig sa paalala, fayattabi'una ahsana. Hindi na sila basta nakinig. Bagkus yung paalalang narinig nila, sinasabuhay nila ang pinakamainam at pinakamaganda mula sa mga paalalang naririnig nila. Ula'ika alladhina hadahumullah. Sila ang mga nagagabayan ni Allah, wa ula'ika hum ulul albab. At sila ang mga tao nakakaunawa. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أكمل لنا الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن papurik Allah subhanahu wa ta'ala na nagkumpleto ng ating pananampalataya أن papurik Allah subhanahu wa ta'ala na ginabayan tayo, o na siyang nagabay sa atin sa pananampalatayang Islam, na ginawa niyang kumpleto at ginawa niyang ganap para sa sangkatauhan. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbaba ng isang talata sa Quran na kung saan ang talata na ito alam ng mga hindi Muslim. Partikular, ang mga Hudyo. Hudyo. Oo, mga Hudyo, na kinakalaban tayo mga Muslim. Inaapi ang ating mga kapatid sa Filistin at sa iba pang lupalop ng mundo. Oo, sila mga Hudyo. May isang talata sa Quran na kung saan
Dumating ang isang Hudyo kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Umar, sahaba, Amir al-Mu'minin, Al-Faruq Abu Hafs. Dumating ang isang Hudyo kay Umar. Sabi ng Hudyo, Ya Amir al-Mu'minin, o pinuno ng mga nananampalataya. Si Umar ginagalang ng Hudyo. Habang si Umar ang khalifa, pinuno ng mga Muslim, meron tayong katibayan na ang mga hindi Muslim maaaring mapamuhay sa kanilang pananampalataya kahit pa Muslim ang mga namumuno sa kanila. Kumpara sa pinapalaganap ng mga tao na kapag Muslim daw ang namuno, hindi na raw pwedeng magsabuhay ng isla ng ibang pananampalataya ang mga taong hindi Muslim. Subalit ang tagpo na ito sa panahon ni Umar radiyallahu anhu, katibayan natin na meron silang kalayaan. Subalit meron din silang obligasyon na dapat nilang tugunan sa komunidad ng mga Muslim. Isang Hudyo dumating kay Umar, ang sabi niya, Ya Amir al-Mu'minin, mayroong isang talata sa inyong Quran, sa inyong aklat, na binabasa ninyo at kung alam lamang namin ang araw kung kailan yun binaba, baka ituring namin ang araw na ito bilang Eid, bilang pagdiriwang namin. Sino nagsasabi nito? Hudyo. Nag-aaral ng Quran. Hudyo. Ngayon ang Muslim, nag-aaral ng Quran? O hindi marunong ng Quran? Tinatakwil yung Quran. Binabaliwala ang Quran. Ang sabi ni Umar, anong talata ang tinutukoy mo? Ang sabi ng Hudyo, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَلَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ Hudyo, nagbabasa ng Quran. Ang Muslim ngayon, nagbabasa ng Quran? Nagsipag ba tayo para makapagbasa ng Quran? Para mabigkas ng tama ang Quran? O para aralin ng Quran? O baka hindi pa tayo pinagpapawisan para lang matuto ng Quran? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Ang sabi ng Hudyo, yung talata na kung alam lang namin kung kailan yun binaba, ituturing namin yung araw na yun bilang Eid, bilang selebrasyon namin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sa araw na ito'y kinukompleto ko ang inyong pananampalataya. Wa atmamtu alaykum ni'amati, at ginagawa kong ganap ang aking biyaya para sa inyo. Wa raditu lakumul Islam dina, at kinalulugod ko sa aking sarili na Islam ang maging pananampalataya ninyo. Alam ng Hudyo. Ang sabi ni Umar radiyallahu anhu, alam ko kung kailan at saan binaba ang talata na ito. Ganun sila kasipag mag-aral, mga kapatid sa Islam. Alam ng mga sahaba kailan at saan binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilang mga talata. Tayo ngayon magtatanong ulit tayo sa ating mga sarili. Sapagkat ang Eid, araw ng pagninilay-nilay sa ating mga sarili. Araw para tingnan natin ang estado natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin, ilan sa mga talata sa Quran ang alam natin kung kailan, saan, paano at ano nangyayari. Bakit binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga talata na ito? Meron kayang isa, dalawa, tatlo. Ang sabi ni Umar, alam ko kung saan at kailan binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang talata na ito. Ang sabi ni Umar, binaba ito kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa qa'im bi'arafah yawm al-jumu'ah. Binaba ito kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nung kami nag-hajj sa araw ng Arafah, sa bundok din ng Arafah, sa araw ng Jumu'ah. Sabi ni Umar radiyallahu anhu, ang araw na yun, doon binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang talata na ito. Parang kahapon, mga kapatid sa Islam, Yawmu Arafah at araw din ng Jumu'ah, na napakalaking biyaya para sa isang tao na makapag-ayun at makapaggawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Arafah. Subalit, mga kapatid sa Islam, nabanggit din na si Umar radiyallahu anhu, nang narinig niya ang talata na ito, nung una niyang narinig ang talata na ito, nakita ng mga sahaba radiyallahu anhum na si Umar ay lumuluha, umiiyak, at nagtanong ang mga sahaba, Ya Umar, bakit ka umiiyak? Samantalang kumpleto na ang Islam, ganap ng biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Bakit ka lumuluha? Ba't ka nalulungkot kung kumpleto naman ang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ni Umar radiyallahu anhu, wala ni isa mang bagay na nakumpleto, liban na lang na pagkatapos nito ay pagkukulang na. Ang gusto mo parating ni Umar radiyallahu anhu sa panahon na yun, kumpleto ang Islam at pinakaganap ang pagkasabuhay ng mga sahaba sa batas ng Islam. Subalit pagkatapos nun ang kinakalungkot ni Umar, ano na ang kasunod? Sapagkat pag nakumpleto ang isang bagay, pagkatapos nun magkakaroon ng pagkukulang, hanggang sa malayo tayo sa pagsunod sa Islam. At ganun nga ang nangyari sa ating panahon. Kaugnay ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, huling hadith na sana pagtuunan natin ang pansin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsimula ang Islam nakakaiba at manunumbalik ito sa pagiging kakaiba. Kaya fatuba lil-ghuraba. Tuba para sa mga taong kakaiba. Anong gustong pakahulugan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nagsimula ang Islam nakakaiba. Kung saan sa Quraysh, sa Makkah, napakaraming sinasambang Diyos-Diyosan, 300 mahigit. At kapag papalitan ng isa lang si Allah subhanahu wa ta'ala, kakaiba para sa mga tao. Hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap na mayroong sala, mayroong hijab, mayroong hajj, mayroong umrah. Hindi nila matanggap ang pamantayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit pagkatapos nito nang lumakas ang Islam, naging pangkaraniwan sa atin ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Pangkaraniwan sa napakaraming tao ang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. At lumipas na ito. Lumipas na ang panahon na pangkaraniwan para sa nakararaming tao na sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. Lumipas na ang panahon na pangkaraniwan lamang ang merong nakahijab sa mga kababaihan. Na pangkaraniwan lamang na sasala ng 5 beses sa isang araw isang tao. Na pangkaraniwan lamang na mag-ayun ng isang tao sa isang buwan, sa buwan ng Ramadan. Na pangkaraniwan lamang para sa isang tao na maghangad na makapag-hajj. Lumipas na ang panahon nito. At tayo ngayon ay nasa panahon kung saan babalik ulit ang Islam bilang kakaiba. Dahil sa pagtanggi ng mga tao sa Islam, kapag sumama ka, o umanib ka, yumakap ka sa Islam, dahil mas marami sa mga tao ang hindi Muslim, parang kakaiba ulit na ikaw ay Muslim. Kakaiba ulit na ang tao ay sinasamba lamang si Allah. Hindi ba't yun ang nangyayari sa panahon natin? Nagugulat sila. Kakaiba tayo kung tingnan nila. Na parang iba tayo. Hindi tayo parte ng kanilang lipunan. Dahil tayo merong Islam at sila ay wala nito. Na meron tayong sala at wala sila nito. Na meron tayong siyam at wala sila nito. Meron tayong hijab at wala sila nito. Meron tayong hajj at wala sila nito. Hindi ba't kakaiba para sa kanila ang mga gawain natin pagsamba? Kaya sa ganung oras, o ganung panahon, nakakaiba sa mga tao ang pagsamba, ilan sa mga taong gumagawa ng pagsamba dahil sa kahinaan nila sa pananampalataya, iniiwan nila mga pagsamba. Para hindi sila ituring nakakaiba ng mga nakararami. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dun sa mga tao na natiling kakaiba, kahit pa tinuturing silang kakaiba ng mga tao, pero pinanatili nila ang pagsamba nila kay Allah subhanahu wa ta'ala at pinangalagaan nila ang pananampalataya nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, fatuba lil-ghuraba, ay balita ng magandang paraiso. Magandang balita ng paraiso. Sinasabi ng mga ulama, ang tuba, ilan sa mga ulama, ang tuba ay mismong paraiso. At ilan naman sa mga ulama ang nagsasabi na ang tuba ay isang puno mula sa paraiso. Na parehong gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa tao na nanatiling humahawak sa kanyang pananampalataya. Kahit pakaramihan sa mga tao ay tinuturing siyang kakaiba. Kaya mga kapatid sa Islam,
Huwag sana tayo magsawa. Huwag tayo na tayong manlamig sa ating pananampalataya. Ang Eid, mga kapatid sa Islam, ang Eid, Eidul Fitr wa Eidul Adha, ang Eid ay hindi para sa tao na mayroong bagong kasuotan. Ang Eid ay para sa tao na sinamantala niya ang mga panahon na binigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala para umanin na mas maraming gantimpala. Ang Eid ay hindi para sa tao na mas maraming nakain o napagsaluhan. Ang Eid ay para sa tao na nagtamo ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, sana'y bilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mabilang tayo sa mga tao na nagpapahalaga sa mga palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala kabilang unang sampung araw ng Dhulhijjah at nawa pahalagahan natin ito, pahalagahan natin upang ang halimbawa ni Ibrahim alayhis salam ay ating masundan. At si Ibrahim alayhis salam, ang kanyang ehemplo, ang kanyang halimbawa na ginawa niya para sa atin ay ating masunod sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu ma tasma'un ala tusallu ala nabiyikum fa inna Allah amarakum bidhalik haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanak ma abadnaka haqq ibadatik. Subhanak Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli asma'ikal husna وصفاتك العلى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين وانصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا على جود الزمان بي